Rayray namin ni Pogi ngayon. Oh, kung dati-rate, nakikisabit ako dun sa mga lakad niya, ngayon siya naman ang isasabit ko. Ang bait ko, diba? Siyempre malayo yun. Baka hindi ko kayanin kapag ako nag-drive. Kaya siya ang pagda-driving ko. Yan. Sabi ko sa kanya, Pogi, I cannot live without you. Ayun. Sumama siya. So ayun nga, pagas muna kami para hindi kami tirikin. Diyos ko, kung may titirik man, iba na lang, wag motor. Tapos gamot namin. Diba, hindi na tayo bumabata. Dati plastic balloon lang binibili natin, ngayon ko na. Charis! Bili tayo ng gamot sa hika. Oh, baka bigla tayong sumpungin. At saka sa pang high blood niya, kasi baka ma-high blood siya sa akin later. Tapos dahil medyo malayo, kailangan meron tayong baon na interior para sa gulong. Kabibili nga lang namin ng gamot, pero mukhang iinumin niya na kaagad. Na-high blood siya dahil may tinda pero walang tindera. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, ang mas nakaka-high blood, yung kubetang walang tao pero may ta. Charing lang. Tao po! Tao po! Ayun, wala talaga. So tara, lipat tayo. Ayan. So nakabili na kami dito. At pagkatapos nito ay gugoran na kami. Dito nga kami dadaan sa matarik na kalsada na to. Medyo kabado. Hindi kami masyadong dumadaan dito kaya syokot ang lola mo. Madami na kasing aksidente dito kaya pangiting-ngiti lang yan. Pero kabado yan. Kita nyo naman no, meron truck na siraan yan or na aksidente yata. Anyways, nakakatakot talaga dito dumaan kasi sobrang tarik nga nito. Ang dami-dami mga naka-aksidente dito. Kaya dapat maging maingat kami. Kampante naman ako kasi magaling na driver naman tong si Pogi. At saka mekaniko din siya kaya kahit na masiraan, magaling talaga 'to mag-ayos. 'Di ba sabi ko nga sa inyo dati, lahat ng sira kaya nitong ayusin. Yung sira ko lang talaga yung hindi niya kaya. Malala daw. Bago kami lumarga, ang dami naming mga binili at pinalitan sa motor. Kaya tabla-tabla lang talaga tong kikitain namin sa racket na ito. Anyway, ganun daw talaga yun. Mabuti na daw yung sigurado. Di bali ng magastos ang basta safe daw. O, di ba? Yan ang hanapin yung mga bakla. Yung inuuna ang safety nyo. Hindi yung hihiram lang ng motor mo, uubusin yung gasolina, sesemplangin pa. Sabi, bibili lang ng yelo, yung pala nakanal na. Charing lang. Basta lagi mag-ingat sa biyahe, okay? Daan-daan lang. Lalo na kapag delikado yung daan. Ito o, ayan o, paakyat kami o. Parang langit na nga ito yan. Shkudzay! So, nawala na nga yung takot ko nung nalampasan na namin yung pinakamatarik. Tarik? Ang arte ko sa part na yun. Kalimutan nyo na yung mga bakla. Tarik! Yan, mas bagay. Alam mo, matapang lang ako sa bahay, pero sa height, nanginginig talaga tayo dyan. Buti na lang ang ganda ng view. Medyo nakaka-relax, no? Ang sarap din talaga mag-rides minsan, yung malayong-malayong lugar. Nakakawala ng stress kapag ganito yung view. Pero kapag naisip mo na ang mahal ng gasolina, salamat na lang sa lahat. Kung ako nanginig sa kaba si Pogi naman, para nanginig sa gutom, kahinaan ko height, siya naman kahinaan niya pagkain. Kaya kumain na muna kami, kahit ano lang yung daladala namin. Habang nasa daan nga, ang layo na ng kwentuhan namin, kaya ayun, masyado na din kami nalayo papunta sa pupuntahan namin. Lumampas kami mga jay, naligaw kami ng beri-beri light. Nagtanong na nga kami, muntik na kasi kami makarating ng bundok, ibit yung pupuntahan namin. Okay lang, charge to kasyungahan na lang, uso naman yan. Maya-maya pa nakalabasan din kami at natagpuan na rin yung tamang daan. Parang familiar, galing na kami dito kanina. Hindi deja vu, syunga talaga. Sabi sa inyo, kung may ligawin man, ako na yon. Ligawin sa daan. Pero hindi ko naman nililipat ang Mayong Volcano sa Naga. Charot! At finally, nahanap na nga namin ang paraisong ito. Napakaganda dito. Ang lakas makayaman ng paligid. Buti na lang sinalubong agad tayo ng group. Ah, tsaka kita mo naman si Pogi. Oh, dadala niya yung mga kagamitan namin. Akala mo naman magbabakasyon. Rarakit lang kami dito. Andito nga pala kami sa Lasser Cita Resort sa Oriental Mindoro. Ang ganda dito kahit saan ka lumingon. Grabe, ang ganda. Para ka nasa heaven. Huwag lang talaga dadaan yung camera sa akin. At tingnan nyo na lang ito oh, mga duya nila. Ang lakas makadora, may bangs. Ang sarap nga magduyan dito. Tapos yung sofa nila, sobrang comfy talaga. Pwede kang matulog. Tutulog na nga sana ako eh. Kaso trabaho nga pala yung pinunta namin dito, hindi bakasyon. Kaya pinuntahan ko muna yung brides sa room nila. Konting interview, keme-keme. Tapos nagbe-make up na nga pala sila doon. So babalik na lang ako laters. At pagbalik ko nga, eto may mga fafa balls na nasa pool. Pero nilamig yata sila. Kaya umahaw na rin sila. Kami naman ni Pogi lumabas muna para kumain. Kasi tanghali na din to. At eto na nga, nagpakitang gilas na yung balat ko sa puwet. Na-flat tan kami, Jai! Pero sabi ni Pogi, hindi na rin daw siya nagulat. Kasi kasama niya daw talagang flat. Suntukin ko sana siya eh. Kaso wala akong masasakyan pa uwi. Itong maliit na bagay na to, ang nakabutas sa aming gulong. Itatabi natin
yan as remembrance. Buti na lang daw at maliwanag pa nakita na namin kaysa mamayang gabi pag pauwi kami, delikado daw. So pagbalik namin sa resort, nagshoot pa din sila, si groom naman ang mini-makeupan. Kaya kinuha muna namin ang time para i-check ang venue ng reception at saka ng ceremony. Pagpunta nga namin sa tabing dagat, naku, medyo kinabahan ako kasi ang lakas ng hangin. Mukhang may nagbabadyang ulan. Sabi ni Pogi, wag ko daw isipin yun kasi mas malakas pa din daw ang hangin ko doon. Parang gusto ko nang manakit. At nagkatotoo na nga ang hinala ko. Umulan na nga. Balikan muna natin ang venue. Tapos maishishare ako sa inyong sekreto. Pag nasa mga weddings kayo, mga bakla, huwag agad kayo uuwi pagkatapos kumain. Yan, ang hilig mo kasi mag 1, 2, 3. Bukod sa ma-appreciate kasi ito at saka matatandaan ng couple, kung sino-sino yung mga natira dun sa reception until the end, may naghihintay ding big prizes sa mga last umuuwi. Yes! Eto na nga, makapangyarihang upuan na yan, may mga nakadikit na prizes dyan. Tamo na. Meet our beautiful, napaka-sweet, napaka-bait, at napaka-relax na bride na nakilala ko. Grabe siya. Kahit ang dami naging problema dyan, hindi yan siya nagpadaig. Siguro sa isip niya, practice lang daw yon para sa magiging buhay mag-asawa nila, kaya panis daw yon. Diba? Sana all ganun mag-handle ng pressure. Habang umuulan nga sa labas, ay nag-pictorial na muna sila dito sa loob, at natapos na din ang ulan. Balik tayo sa venue ng ceremony, ang bilis nga ng mga staff na kapagkabit kaagad sila ng mga tent o para in case umulan, ayan. So, konti na lang ang mababasa. May mababasa pa din. At finally, nakapag-start na din kahit na delayed na at naabutan na ng dilim. Naitawid naman ang solemn at romantic na wedding na ito. Napakaganda talaga ng beach wedding, mga bakla. Imagine mo na lang naglalakad ka sa aisle, tapos naghihintay sa iyo mapapangasawa mo with matching theme song nyo yung tumutugtog, diba? Habang yung buhok mo, nakakain mo na dahil sa lakas ng hangin. Charing lang, lahat naman ata tayo nakatikim ng buhok kapag nasa tabing dagat tayo. Inabot na nga ng dilimang ceremony, pero syempre, romantic pa din. 3, 2, 1! Thank you, good evening! Oh, aminin mo, hindi mo kinaya, inggit ka. Hayaan mo na, naranasan mo din naman yan. Ang abuti ng dilim sa beach, iba nga lang ang ginagawa mo. Pagkatapos nga ng ulan sa ceremony, brown out naman sa reception tong umeksena, pambihira. Kala niya naman matitinag tayo dyan, taga Mindoro tayo. Sanay tayo sa brown out. Ito po ang mga nagbibigay ng liwanag sa ating kadiliman. Kamusta po ang pakiramdam na maging isang liwanag sa dilim? Kita niyo naman yung mga staff, ang gagaling, ba? Diba? Trained sa brown out. Pero seryoso, kudos talaga sa mga staff nila dito. Ang bibilis kumilos, ang babait, ang bilis mag-isip ng solusyon. Siyempre, in-enjoy na din namin ni Pogi ang moment. Cocktails muna tayo. At maya-maya pa nga nagkakuryente na, yay! Simula na ang totoong trabaho. So ayun, hindi ko nga masyado namalayan ang reception, ang bilis lang pala. Hindi na din ako masyado nakakuha ng maayos na video kasi nga nakafocus na ako dun sa program. Ayos lang yan, sanay naman na kayo na magulong ang mga video ko. Maya-maya nga, kainan na. Kung iniisip niyong diet ako, kaya konti lang ang laman ng plate ko, nagkakamali kayo. Sa iba kasi nakatingin ang eyes ko. Dito oh, Sa mga events, ito talaga ang aking pinag-iinitan. Yung kanin kasi tsaka ulam madami sa bahay. Pero itong salad, minsan lang natin tumatikman, kaya dito tayo sa salad, go! Mapapasana all ka na lang talaga ulit nung nag-prosperity dance na, no? Maliban sa binalot ng Andos yung mag-asawa, pabonggahan ng gifts sa mga sponsors. Natulala na nga lang kami nung nag-giveaway ng titulo ng lupa yung isang nino. Hindi ko nakuha yung pangalan ni Ninong, kaibiganin ko sana. Sharing lang. Mas sumabaw pa nga yung ligaya nung pinalabas na yung same day edit. Kasi naman napakalupit. Sobrang nag-enjoy din talaga ako dito sa event na to. Hindi ko nga namalayang tapos na pala. Siyempre bago tayo umuwi, magpapa-thank you muna tayo sa mga naka-work natin dito ng bongga. So sila nga pala yung ating mga nakasama sa sound system, ang gaan nila ka-work, ang mga poging yan. Ang napakagaling na makeup artist, ang napakahusay na mga singers, at ang napakalupit na videographers at mga photographers. Siyempre, bukod sa kanila, ang pinakamasarap makasama talaga ay yung couple. Lalo na tong couple na to na sobrang pinahanga talaga ako. Imagine, ang dami nangyaring hindi inaasahan, pero ang cool lang nila. Never ko silang nakitang sumimangot at lagi silang nakasmile as in the whole time na nakasama ko sila. Minsan kasi, alam mo yun, true talaga ang mga bridezilla. Pero buti na lang madalang ako makaranas ng ganun. Super swerte ko sa mga clients ko, ang babae. Kaya habang pauwi kami ni Pogi, nagmumuni-muni talaga ako dyan kasi sobrang thankful ko sa talent na binigay sa akin ni Lord, ang pagiging madaldal. Kaya nakakapag-host ako. Nakakadrama na nga eh. Kaso nga biglang dumaan yung alimango. Nahiya naman ako magdrama. Ang bagay niya kasi, kaya hinagis na siya ni Pogi para mabilis daw. Sana naka-help kami sa kanya. Pero mukhang nasaktan lang siya. Yun pala no, sa kabilang direksyon siya pupunta. Sorry na friend, mauwain talaga tong si Pogi. Kung iba lang yan, inulam na yan.
Naalala ko tuloy na magkakatay siya ng manok namin na na-injured. Isang oras na hindi niya pa nakakatay. Hindi niya daw kasi kayang pumatay. O, diba? Minsan nga napapaisip ako, tama ba desisyon ko? Baka gutom ang abutin ko dito. So for today's video, natutunan ko talaga na ang pagsubok dumadating talaga yan sa hindi natin inaasahang panahon. Pero may solusyon. Madaling harapin basta kasama mo yung taong mahal mo. Ano man ang mangyari, umulan man, umaraw, mag-brown out, ma-flatan, ang importante, bayad tayo. Charing lang. Ang importante, ano man ang mangyari, saan ka mamapunta, kasama mo ang mahal mo. At madami ang souvenir na uwi niyo. Salamat nga pala sa bride natin na napakarami ng souvenir na ibinigay sa atin ngayong event na to. First time ko makareceive ng ganito kadaming souvenir. Thank you! God bless you! So yun lang mga bakla, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. Bye!